Magandang araw sa inyo, mga karunel. Ay, tayo sa panibagong tagpo na ating vlog at pag-uusapan po natin. Ay, so guys, magandang araw po sa inyo. Una sa lahat, yun nga po, tawag doon. Pansin na po kung medyo hindi po tayo nakakapag-upload. Siguro, I'm struggling din sa motivation. Hindi talagang, bukod sa tinatamad, talagang nakikita ko kasi yung career ko sa YouTube so far sa ngayon. Hindi po siya nag-i-increase o hindi po siya nag-grow. As in, ano siya, pababa. So, yun, tinatamad na po ako mag-YouTube. Ayoko na po talagang gumawa ng mga content. Kasi alam niyo yung punto na pag gumagawa ka ng content tapos walang nanonood, walang nagsishare. So medyo, alam ko wala naman kayong paki dito. Pero yun nga lang sa akin kasi, in-open up ko lang talaga. Pakasakaling may ma-receive akong mga comment dyan na makakapagpalakas sa akin and to pursue. Para, kumbaga parang fuel para mag-ignite ulit ako sa ginagawa kong ito. Kasi, kumbaga, para sa akin kasi talaga, paggagawa kasi ng video or filmmaking, talagang ano ko talaga siya, passion ko talaga siya, trip na trip ko talaga siya. Pero ewan ko, bakit may psychological effect sa akin na kahit passion ko siya, pero pag nalalaman ko na walang sumusuporta at walang nanonood, walang nagsishare, may dating sa feelings ko at nakaka-apekto sa akin para, yun, tamarin, tumigil at huwag nang gawin yung ginagawa ko. Siguro lalo na yung mga tao na kahit malalapit sa'yo, na akala mo, kung sino pa yung sobrang malapit sa'yo, na akala mo, isusuporta sa'yo, sila pa yung hindi mo talaga nararamdaman. So siguro, wala naman, no blaming kasi, lahat naman to galing lang naman talaga sa akin. Ako lang din gumagawa na ito. Ever since naman, ginawa ko tong channel, hindi para ibrag sa iba, hindi kung ano talaga yung gusto kong gawin. Kung for memories, or venue ng mga passion na ginagawa ko, like filmmaking. So siguro bonus na nga lang talaga ako may susuporta sa iyo. So yun nga, humingi lang talaga ako sa inyo ng boost, parang boost comments, parang pampagana lang, encouragement para malaman ko lang. Siguro parang malaman ko lang na meron ba rito na naniniwala sa kaya kong gawin pagdating sa video. So yun. Yun lang siguro. Simpleng ano ko lang, pahabol, ano ko lang. Kaya ako ginawa tong content na to. Kasi medyo nagigilty lang ako. Kasi parang ang taas ng subs. Kasi 1,400 mataas na po yun kumpara sa mga baguang YouTubers. Pero yung 1,400 na yan, kung totoo yung subscribers, siguro let us say 50% na nanonood. So ibig sabihin nasa 700. Pero pansin nyo, hindi umaabot na 700 yung nanonood. Ibig sabihin, hindi talaga sila legit na subscribers. At yun nga yung mga ginawa ko, yung resulta ng mga ginawa ko dati, like sub to sub and autoplay. So hindi talaga siya nakakatulong sa channel ko. And yun, nagsisisi ako dun sa ginawa ko, sa paggawa ko ng style na yun. And kasi nakukonsensya ako dun sa mga small time YouTubers din na ahead ako, tapos nagtatanong sila sa akin na para ang dating mukha akong mas ahead sa kanila, pero ang totoo mas legit yung kanila kasi nagtsatsaga sila na hindi nila ginagawa yung ginagawa ko. Tapos ang ending, para mamonetize sila at accept ni YouTube partnership yung kanilang channel, isinasuggest ko ngayon yung ginawa kong mali at marami ding natututo doon sa mali kong ginagawa. So yun, nagpapasalamat ako doon sa napasuhan kong organization na isang YouTube page, isang Facebook page ng mga YouTuber, yun, pangalan ay Vlogger Philippines. So yun, nakapagparealize sa akin ng matindi para mag-pursue ng tama. Kumbaga, sabi na nating matagal, hindi talaga masyado napapansin. Sabi nga daw, darating yung panahon na papapansin talaga ng mga manonood yung channel mo, kung talagang maganda yung channel mo. So ibig sabihin, kung ang channel ko talaga hindi ganun kaganda para panoorin ng tao, huwag mong pilitin yung tao na manood sa'yo kasi hindi nila gusto. So sa akin, on my end,
ang kailangan ko is ma-improve yung mga content ko para sa gusto ng mga manonood. So, ganun yung galawan talaga sa YouTube. Like yung mga sikat na mga YouTuber, hindi naman sila nag-beg to subscribe their channel. They're just offering people who are watching na mag-subscribe, pero hindi sila nagmamakaawa ng, oh, please, mag-subscribe kayo sa kanya. Kaso, ang dumating, yun nga, I'm so guilty kasi na, dumating sa punto na I'm begging for subscribers. I'm begging for views. Nagiging spam na ako sa mga tao na kakilala ko para lang manood ng channel ko or ng video ko. So, yun, parang, ewan ko ba, hindi talaga ako natutuwa. I'm struggling sa ganitong parang, hindi ko ano ka ng klaseng ano tayo, problema. Personal, this is personal issue ko talaga. Kasi gusto ko talaga itong ginagawa ko, kaso ang ending, wala talagang sumusuport. So yun, humingi po ako ng paumanhin sa mga naturuan ko mali. At saka yung, yun, sa mga subscribers ko, sa totoong nanonood, maraming salamat sa inyo kasi patuloy kayong nanonood sa mga sa video ko at nagko-comment kayo ng legit talaga. Hindi para for sub to sub, kundi nagko-comment kayo basis kung ano nakikita nyo sa mga channel na ina-upload. So yun, siguro, yun, parang halos mag-one month na rin akong stop talaga mag-upload and gumawa ng content. Actually, marami akong content na nakahanda. Hindi ko lang sila ma-execute, hindi ko lang sila magawa. Kasi alam mo yung parang driving force na gawin mo yun, dun yung kinukulang. Tapos sama mo pa ng pagod ka full time sa trabaho mo, siyempre, tapos ano ka family man, tapos wala kang tulog pang gabi. So, yun yung mga struggle. Tapos sasamahan mo pa na parang mga discouragement pagdating sa growth ng channel mo. Yun, mali lang talaga ako kasi masyado akong nagmamadali na maabot yung gusto ko. And masyado akong nagmamadali na gusto ko kumita na yung channel ko kahit na dahil nga monetize na ako. Parang ganun, nape-pressure ako, kumita na. Kasi yung mga kakilala ko na mas na hindi naman ganun kaganda yung kanilang content pero kumikita na. Kasi nag-i-strive talaga sila ng totohanan. Talaga yung nagkaano sila, nagpapagal sila, hindi para mag-sub-to-sub or mag-autoplay. So yun. Yun lang po. Nagpapasalamat po sa inyo. Kung tumagal ka habang pinapanood itong video to, siguro talagang legit na subscriber kita at isa ka sa mga kanunan na talagang nanonood ng mga video. So medyo drama, medyo, hindi ko alam kung dramatic kasi lagi ako nakangiti. Hindi ko naman kasi kayang umiyak dito. Anyway, yun nga, parang nalala ko talaga, parang open up vlog. Siguro, open up vlog lang talaga yun. Gusto ko lang mag-open. And after this video, guys, may upload din ako about yun sa kung paano yung naging flow ng aking monetization. And so far, alam ko na makakatulong talaga sa inyo yan, lalo na kayo mga small-time YouTubers. Para sa kung medyo nasa maling landas kayo ng pag-YouTube, pwedeng makatulong po yun para matigilan nyo na yung mali nyong ginagawa. Hindi naman talagang krimen ito, no? Hindi naman sa maling ginagawa dahil isa tong krimen, kundi mali itong ginagawa mo dahil the time na ma-monetize ka, mararamdaman mo na mali pala yung ginawa mo. Yun yung parang na-feel ko. Nung hindi porke na-monetize ka na is okay na, parang yun, successful ka na. Hindi, pagdating na na-monetize ka na, magkakaalaman na dyan pagdating sa mga views. Kasi ang kitaan sa YouTube, nasa views. Kaya kung kahit na napakadami mong subscriber, diba, nagpakahirap ka mag-sub to sub, kinausap mo yung mga kaibigan mo, o iba mga YouTuber na, oh, sub mo ito akin, sasub ko rin yun sa'yo. Oh, sub ko ito akin, comment ka ng comment sa lahat ng mga tao na nag-YouTube. So, ang ending, pag nag-upload ka, tapos naghirap ka dun sa channel, sa isang YouTube video mo na yun, walang nanonood. So, ibig sabihin, yun nga yung resulta ng maling galawan. So, I hope natuwa kayo sa video ito. I think, hindi kayo nakatuwa, at least medyo na-touch kayo sa video na to na sinabi ko. So, please like, comment, and subscribe. At huwag niyo po kalimutan na i-click ang bell notification para lagi po tayong updated sa lahat ng mga video. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyo. Yun. Humingi lang po talaga ng tawad. And, yun, this an open vlog muna. Para open up vlog. Paglalabas lang ng sa loobin. So, nasa sa inyo yun. Pero, yun, wala talaga eh. Maraming salamat. Bye-bye po.